Culture and Arts of Manila seeks to go beyond welcoming guests and maintaining artifacts, bringing the limited functions of the Manila Tourism and Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1, Tondo. At present, this widely residential area attracts tourists with its shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas. Plaza La Candula Redevelopment, Plaza La Liga Filipina Enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto Endaya Food Strip. Hub 2, Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DTCAM and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle del Banco Nacional. Hub 3, Santa Cruz. The only standalone hub among the 8. It is known as the flower capital of the Metro for Dangwa, as well as the trade center for medical equipment. DTCAM and BioDev's projects include redevelopment of the Dangwa Flower Market, enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists, such as the Basilica de San Sebastian, Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacañang Palace, Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda Redevelopment, Carriedo Redevelopment, Plaza del Carmen Redevelopment, Golden Mosque Area Redevelopment, Quiapo Ilalim Souvenir Shop Redevelopment. Hub 5, Sampaloc and Santa Mesa, hosts several colleges and universities, including the University of Santo Tomas, the Dambanang Apolinario Mabini, which is considered as a national shrine, is located in Santa Mesa in District 6. DTCAM and BioDev propose to include Mabini Bridge Enhancement, U-Belt Streetscape Enhancement, Plaza Bustillos Redevelopment, LRT2 Stations Beautification. Hub 6, Intramuros and Port Area. The major attractions in Intramuros Port Area include the Ayuntamiento. With the arrival of Honorable Chari Ortega
and Honorable Salvador Philip Lacuna, we have now 20 councilors present on this 69th regular session. And Councilor Luisa Marie Lady Quintostan, we have now 21. As of 9:20 in the morning, Your Honor. 21 members answered the second roll call. We have a quorum. Majority Floor Leader. Your Honor, we are on item number 7. Item number 7 is the reading and approval of the minutes of the regular session held on June 6, 2023. I move, Your Honor, that we dispense with the reading of the said minutes. There is a motion to dispense the reading of the minutes of the regular session held on June 6, 2023. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve the minutes of the regular session held on June 6, 2023. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve the minutes of the regular session held on June 6, 2023. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. We are now on item number 8. Item number 8 is business for the day. May I ask our Secretary to read all items under item number 8. Sir Secretary, please read. Item number 1 for first reading is draft ordinance number 8548, an ordinance adding the Chinese translated street names of the displayed street signs within the oldest Chinatown in the world, located at Binondo, Manila, as per basic papers, authored by Honorable Pamela G. Fugoso Pascual. Your Honor, Honorable Pamela G. Fugoso Pascual is absent in today's session. I move to defer action on item number 1. There is a motion by the Majority Floor Leader to defer action on item number 1, draft ordinance number 8548. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Item number 2 is draft ordinance number 8549, an ordinance to establish and situate a hassle-free Manila's general services, including other key government agencies within the Manila City Hall, which may best describe as a multifaceted, compact, comprehensive, and accessible site to help the Manileño save time, money, and effort in securing legal documents and for other needed requirements purposes, as per basic papers, principally authored by Honorable Ruben Dr. J. F. Benaventura and co-authored by Honorable Numero Uno G. Lim, Honorable Darwin B. Sia, Honorable Roma Paula S. Robles Daluz, Honorable Rodolfo N. Laksamana, and Honorable Macario M. Lacson. I move, Your Honor, that we refer item number 2 to the Committee on Information and Communication Technology. There is a motion by the Majority Floor Leader to refer item number 2, draft ordinance number 8549, to the Committee on Information and Communication Technology. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 3 is draft ordinance number 8550, an ordinance further amending section 2.A of City Ordinance number 7755 under tricycle terminals as amended, by including therein the loading and unloading area of Lardizabal España Tricycle Operators and Drivers Association Incorporated, and Section 2 of Ordinance Number 7871 as amended, by including therein a route measure capacity as per basic papers, authored by Honorable Joel T. Villanueva. I move, Your Honor, that we refer item number 3 to the Committee on Transportation. There is a motion by the Majority Floor Leader to refer item number 3, draft ordinance number 8550. To the Committee on Transportation. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Item number 4 is draft ordinance number 8551, an ordinance providing debt benefit welfare assistance in the amount of 5,000 pesos to the bereaved families of all bona fide residents of the City of Manila, as per basic papers, authored by Honorable Salvador Philip H. Lacuna. I move, Your Honor, that we refer item number 4 to the Committee on Social Welfare as a lead committee and Committee on Appropriations. There is a motion by the Majority Floor Leader to refer item number 4, draft ordinance number 8551, to the Committee on Social Welfare as the lead committee and Committee on Appropriation. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. And item number 5, a letter from Punong Barangay Evelyn E. D. Guzman of Barangay 451, Zone 45, District 4, Manila, relative to the Barangay Ordinance Number 1, Series of 2023, entitled Barangay 451, Zone 45, District 4, Manila Ordinance, establishing a one-side parking exclusively for residents of Barangay 451, Zone 45, District 4, Manila, of specific streets within the jurisdiction of the barangay, namely Miguelen Street,
corner Fajardo, Loyola, Miguelin Street, corner Loyola, España, Cristobal Street, corner España, Loyola, in compliance with the directive of Her Honor City Mayor Hani Lacuna against illegal parking of vehicles and no obstruction policy among the thoroughfares in the City of Manila, requesting for review as per basic papers. I move be honored that we refer item number 5 to the Committee on Barangay Affairs. There is a motion to refer item number 5 to the Committee on Barangay Affairs. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. We are now on item number 6. Item number 6 is for second reading. The Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation have rendered their committee report. I move you honor that we adopt the committee report of the Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation. There is a motion by the Majority Floor Leader to adopt the committee report of the Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move you honor that we open the period of discussion and debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. May I seek recognition of the principal author, Honorable Timothy Oliver I. Sarkal. Councilor Tol Sarkal is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Magandang umaga po sa 12th City Council. Bilang committee chairman po ng Committee on Environment, ito pong ordinansang inipapasa po natin sa araw na ito ay tungkol pa rin po sa ating efforts ng Lungsod ng Maynila para po patibayan natin ang ating mga programa na tungkol sa paglilinis and at the same time po pag-stabilize po natin dun sa ating mga single-use plastics po na ginagamit sa Lungsod ng Maynila. As statistics show po, ang lungsod ng ang Pilipinas po ay pangatlo, 'di ba, sa contributors po ng plastic waste at pollution dito po sa buong mundo. At the same time, ang lungsod ng Maynila po ay isa rin po sa mga big contributors dahil po sa dami po ng ating mga planta at mga businesses po na ginagamit po ng mga single-use plastics here sa city pa lang po natin. Ito pong ordinansang to ay merely pag-aamenda at pagpapalakas din po ng mga iba't ibang mga provisions ng original na ordinance po natin, ordinance number 8282, an ordinance banning the use of any form of plastic bags on dry goods, regulating its utilization on wet goods, as well as to the use of polystyrene and similar materials as containers for food, goods, and other products, and providing penalties for violation thereof and for other purposes. Ito pong bagong ordinance po natin ay i-regulate po natin ang paggamit po ng single-use products dahil din po nakikita po natin na mas nahihirapan na rin po ang ating lungsod dahil po sa dami pong waste na nailalahad po nitong mga single-use plastics po na ito. Makita po natin ang mga sachets na nagka-clog ng ating mga sewage system, and nakita naman po natin last week pa lang po, grabe rin po yung baha. So with the help rin po of the Department of Public Services or ang DPS ay tutulungan po natin sila magkaroon ng mas efficient rin po at update din po natin yung environmental code natin para po mas ma-lessen po natin and mas pagpatuloy pa po natin yung ating pagiging malinis at maaliwalas na lungsod ng Maynila. Majority Floor Leader. Your Honor, naalala ko po, author po ako nitong ina-amend nating ordinance 8282. Gusto ko lang po malaman, ano po yung inamend dito sa ordinance 8282? Hindi po kasi naka-highlight dito sa draft ordinance, so I cannot differentiate between the original ordinance and the proposed amendments. Councilor Tolsorkal. Ang mga ina-update po natin dito is mostly yung mga definition of terms din po natin dun sa ordinance po. And at the same time, yung mostly rin po yung section 6 and 7 po, yung incentives for the reusable bags, so, which is section 6, yung point system scheme. So kumbaga, in-incentivize na po natin sila as compared po dun sa last ordinance, hindi pa po natin masyado sila na-incentivize. As well as section 7, yung plastic bag recovery and recycling mechanism. During the time po of the first passing of the original ordinance, which was back, if I'm not mistaken, 2009 po ata or 2010, ay wala pa po tayong MRF na available sa buong
lungsod ng Maynila, so which is now we are providing na rin po kasi mga materials recovery facilities po para po sa mga ginagamit po na single-use plastics. And at least we will have a better system po in collecting these and segregating these items po. And Section 8, dinagdag na rin po dahil to add na rin po in the continuous efforts of the information and communications campaign to further promote rin po sa lungsod ng Maynila na bawas-bawasan po natin yung ating paggamit po ng single-use plastics. Majority? Your Honor, kailan po na approve? When did the Ordinance 8282, when was it approved as law and when was it implemented? Councilor Tol? 1 minute recess, Your Honor. 1 minute recess, declared by the Chair. Question of the majority floor leader who is also the principal author of that ordinance was it was passed back in September 3, 2012 during the 9th if I'm not mistaken city council 9th or 8th city council 8th city council 8th city council po so ito po ay updating lang din po of that original ordinance. Majority floor leader. Actually, Your Honor, buong 8th City Council, principal author ng nasabing ordinance. Hindi lang po ako. Kasama po si Consel Philip. Consel, ang dami ko pong pwedeng isa-isa hindi ito by name na principal author na I'm sure hindi rin po nila naalala kung kailan po nag-lapse into law itong nasabing ordinansa sa dami-dami pong ordinansa na naipasa po natin. Lalo na po ako since 2007, isa po ako sa pinakamaraming naipasang ordinansa. Okay. Hindi naman po ako masyadong mayabang, pero nagsasabi lang po ako ng totoo. Your Honor, kaya ako lang po ito tinatanong. Kasi naalala ko po, 2012, Mayor... Yun, Mayor Lim. Naalala ko dahil nadong kami sa kanyang tanggapan na once a year lang kami makapasok. Nung nadong po kami, pinirmahan niya po itong ordinansa na ito. At... Hindi po insulto yun, Honorable Nino de la Cruz. Nagkasabi lang po ako ng totoo. Naalala ko po ito dahil meron po mga naglalabi ng mga retail and commercial establishments na at the time, it was not prudent and practical to implement this ordinance considering the economic status of the City of Manila. Because at the time, I remember, the City of Manila was in the brink of bankruptcy and Mayor Lim was doing his best to uplift the economic
standard in the city by borrowing money to distribute social services to the public. So, my next question is, Your Honor, was this ordinance ever implemented? And if it was implemented, may I know the statistics, the number of people prosecuted under this ordinance and the resolution of the cases, either under the prosecutor's department or under the jurisdiction of the lower courts? Councilor Tol Sargal. Your Honor, this ordinance po since 2012 has been implemented, although yung record lang po na nailagay din po natin dito sa ordinance po na ito, yung mga na-collect lang din po ng mga penalties from this ordinance, yung mga violators po na ito, which is totaling po to 837,400 po as of October 2022. So these are individuals po na violators nung mga ng ordinance po ito. And since then po, ito lang po ay yung percentage po or the amount of that has been collected from the environmental violation receipt po, which is stated po here in the ordinance. As for yung number rin po, wala, exact number po mula po sa 2012, which has been 11 years po since then, ay wala pong makuha po na data po from the individuals po na hanap po natin doon. Your Honor. Majority Floor Leader. So, ibig sabihin po, ang ating pinaprosecute, individual violators for the single-use plastic ordinance. Ibig sabihin, meron pong kinasuhan, isa po nating constituent na gumamit po ng plastic more than once. At ito po'y kinasuhan natin sa korte. Pumunta po ako ng SM, bumili po ako ng grocery, at inulit ko po, plastic po ulit yung ginamit ko for the second time. Kinasuhan po ako ng City of Manila. Tama po? Yes po. And at the same time rin naman po, ito po ay yung mga constant violators rin naman po kasi. Individuals from the different establishments po that you mentioned rin naman din po. Ang target po ba natin dito, individuals? Or yung mga highly commercial retail establishments who are, I believe, in my own opinion, humble opinion, are the ones who should be strictly regulated and are the cause of possible pollution caused by this unregulated plastic industry in the city of Manila. Councilor Tol. The goal po of this ordinance, Your Honor, is all-encompassing din naman po. We are targeting the business establishments, the big players po in contributing to the pollution po being caused by the single-use plastics. And we are also targeting rin po yung mga individual violators dahil rin naman po. Kaya po natin in-implement din po during the last session po yung pag-update ng environmental code po natin. Dahil meron po tayong dalawang categories rin naman po ng mga violators. So ito pong ordinance na ito ay mag-update din po dun sa ating environmental code para po all-encompassing po for both business establishments, for individuals, both marine and ground na solid waste na management po. Opo. So if our objective is to regulate both individual and corporate violators of this existing ordinance that we are presently amending, may I ask if with the data that you're holding, have we ever prosecuted a corporation or a retail or commercial establishment for violating this ordinance? Councilor Paul. From the records po ata, we may have, and I will get back to you po with the exact data rin po. Jo. Okay. Your Honor, kaya ako lang po yan tinatanong kasi mas relevant po yung commercial and retail rather than individual. Yung individual po, it's very minimal. One or two persons, pero po yung wala po silang kakayanan para po mag-gumamit o mag-manufacture ng mga plastic more than single use.
mas importante i-regulate yung mga commercial at retail establishments. Kaya nga po nung 2012, naalala ko po talaga ito dahil excited ako na ipapasa ito. Dahil naalala ko po sa Amerika, every time pumupunta po ako doon, kahit sa Makati, lagi pong karton yung ginagamit po nila. Talagang in-implement po nila itong single-use plastic at the time. At kahit po sa ibang bansa. Kaya natutuwa ako sana nung panahon na yun, nung 2012, na sana in-implement ito sa City of Manila. Kaya lang po, syempre, practical po tayo, bangkaroto yung Maynila, hindi naman po natin kaya na maapektuhan pa po yung mga negosyo, na malalaking negosyo pag in-implement po natin itong ordinansa na ito. Kaya, pero ibang panahon na po ngayon, 2023, 11 years later, iba na po yung mayor, iba na po yung vice mayor, iba na po yung mga konsehal. Pinalakas pa po natin lalo itong ordinansa na ito. Kaya gusto ko lang po malaman kung ito po ba yung magiging paper ordinance o ito po yung talagang patutupad po natin. Gusto ko po sana malaman statistics kung ilang commercial and retail establishments yung nagpo-produce po ng plastic dito sa City of Manila at ilang tao po ang sumusunod dito po sa ordinansa na ito. Your Honor. Tsaka napakaganda po na ito. Naipasa po natin ito sa session on the road. Tama, tama po. At naalala ang principal author po nito si Councilor Dawis at ang ating mayor, Mayor Hani Lacuna Pangan, Uno Lim at Christina Isip. At 29 na councilor ang author nito plus si Mayor Isko. Tama po, Your Honor. Naalala ko po yun. Actually, si Consul Uno Lim ang talagang nakipaglaban dito. At sana nga po at that time na-implement ito para nauna tayo sa Makati. Para maging, para nauna po tayong mag-implement nitong single-use plastic. Eh kaya lang po, at that time, hindi po siguro napapanahon. Baka ngayon po, napapanahon na po ito, Your Honor. Pwede na po ngayon, eh, no? Napakaganda nito para sa ating environment. Councilor Tol Sarkal? 1 minute recess, Your Honor. 1 minute recess declared by the chair.
nabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong kagandang barangay hall. Isiniisip ko nga po kanina, isang dekada na po halos kami lahat sa barangayan, pero napakaswerte talaga namin. Kasi iilan lang po yung nabibigyan ng oportunidad para magkaroon ng ganitong kagandang barangay hall. Ipinapangako po namin, napapangalagaan po namin ang barangay hall na ito at may pagpatuloy ang magandang serbisyo para sa mga tao. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos unang-una sa biyaya na pinagdaloy sa inyo na inyong napakagandang multi-photo school. Nagpapasalamat po ako sa ating Vice Mayor. Napakagaling proyekto. Sa pinaganda at pinalaki nating barangay hall. Ngayon, ang mga kabataan natin ngayon, hindi na pupunta pa o lalayo o dadayo pa sa ibang lugar. May sarili na tayong basketball court. Maraming salamat, Vice, sa proyekto mo.
isa pang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Punong Barangay Ariel Trilon Sierda ng Barangay 303, Zone 29, District 3. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Vice Mayor Kuya Yul Servo Nieto dahil sa kanyang pagtugon sa aming pangangailangan dito sa pamahalaang barangay ng Barangay 303. Bilang punong barangay, siyempre higit sa lahat, dapat tayo ay may opisina. Narito po ang aking pamahalaan, nakatanggap ng biyaya mula sa kanyang opisina panahon na siya ay kanya pang nakaupo. Bilang congressman, narito po ngayon ang ating pamahalaang barangay at meron na tayong bagong barangay hall dahil sa kanyang masigasig na proyekto. In behalf of Barangay 303, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa kanyang magagandang simulain at programa at gawain. Maraming salamat po. Yung kwento nga, ngayon, building na. Pero ito talaga tinarabaho namin ni Chairman Jericky, Chairman Ariel Sierda, na maging president. Kasi tayo sa Maynila, wala naman tayong mga lupa para sa barangay. Kaya sa pakikiusap namin tatlo, kay boses ko, mabigyan kami ng pagkakataon na makapagpuno ng ganitong programa. Kaya congratulations, Chairman Jericky at Chairman Ariel. Maraming salamat sa mga pagkakataon na binigay niyo sa akin para ako ay makapagtrabaho ng magigandang infrastructure sa ating lungsod sa 3rd District. At nangat po tayo palagi. Basta stay safe, stay healthy, stay happy. Maraming salamat.
Maganda naman po na itulong niya sa akin, sa amin dito, dahil nag-ano sila ng medical mission. Matulungan nila, mahihirap. Nagpapasalamat na malaki sa ating Vice Mayor Yul Serbo. Marami pong pakinabang na ipagkaloob ng ating Vice Mayor Yul Serbo, especially po sa mga senior citizen at saka po yung mga eye check-up, yung libreng gamot, marami po, libreng gupit. Maraming mga nasasakupan namin ang makikinabang dito at sana marami pang medical mission pang mangyari sa mga nasasakupan namin. Maraming salamat po!
ako pumunta rito para magpa-check up ng mata. At yung nagpaano nito, si Vice Mayor Yulserbo, salamat sa inyo at talagang pinakakaisa nyo itong lugar ng Manila. Maraming salamat. Kami po ay pumabaan sa magandang umaga po sa inyo lahat. The best talaga sila. San team, nagkakaisa sila lahat. Morning po sa District 4. Para kay Vice Mayor, maraming salamat sa medical mission na ginawa mo dito sa aming lugar. Sa mga konsyal, salamat po. Sa mga tulong na ibinigay mo sa mga District 4, maraming salamat po. Sa tulong ng bawat isa na nangangailangan, sa pagpapagamot, number one po yun, salamat po. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Vice Yulserbo Nieto sa ginawa niyang medical mission sa lahat ng mahihirap. Malaking tulong po ito. Hindi po kami, wala po kaming kayanan na magbili-bili ng mga gamot. Salamat! We'll be right back.
Majority floor leader. One minute recess, declared by the chair. Session resume. Your Honor, may I seek recognition of Honorable Attorney J.B. Hizon. Attorney J.B. Hizon is recognized. Maraming salamat po. Unang-una sa lahat, nais ko po ibigay ang aking suporta po dito sa ordinansa na to. Naniniwala po ako na napapanahon na po na magkaroon tayo ng gantong klaseng ordinansa na naglilimita po ng mga plastic sa ating lungsod. Sa totoo lang po, nakakalungkot na medyo na pag-iiwanan po ang lungsod ng Maynila pagdating po sa ganitong issue dahil yung mga katabi po nating mga lungsod, meron na po silang mga ganitong ordinansa na na-e-enforce po nila. Unfortunately po, pagdating sa issue na ito, humahabol po ang lungsod ng Maynila. Pero naniniwala rin po ako, dahil Maynila po tayo, bagamat ahabol po tayo sa issue ng reusable plastics, naniniwala po ako magiging leader din po tayo pagdating po sa pagprotekta sa ating kalikasan balang araw. Ngunit po may mga suggestion lang po ang inyong lingkod para po nasa tingin ko po ay makakatulong po sa ikagaganda ng ordinansa na ito. Unang-una po, dito po sa definition of terms, in-identify po natin ang oxy-biodegradable plastic bags at ang mga reusable bags. Ngunit na mga tipo po ng mga reusable plastics na maganda naman po sa environment, maikinabang po ang lungsod dahil reusable nga po itong isa po at nun naman po sa isa nagbabiodegrade. Siguro po isa suggest ko po sa principal author na isama po natin ang oxo-biodegradable plastic bags at reusable bags sa exemptions. Kasi po, as currently worded, bagamat nire-recognize po natin na biodegradable ito at yung mga thick plastic po na reusable plastic bags ay maganda naman po, hindi po sila nasama sa Section 5. So, yun po yung una kong suggestion. Pangalawa ko pong suggestion ay para po mapadali po lalo ang ating enforcement, hindi po masyado mabigatan ang DPS sa enforcement nito, gawin po natin kasama sa business permit requirement po ang compliance sa ordinansa na ito. So, mamaya po kung papayagan po ng ating principal author, magsasuggest po ako na dagdagan po natin ang ordinansa nito ng isang bagong Section 14 na magsasabi na the Bureau of Permits shall require the covered establishments in Section 4 to submit a certificate issued by the Department of Public Safety regarding their compliance to the policies of this ordinance prior to their application or renewal of a business permit. Nang sa ganun po, hindi na po masyadong mahirapan din ang ating DPS sa mag-monitor dahil requirement na rin po ang pag-comply sa ordinansa na to sa business permit. At nang sa ganun po, lahat po ng establishmento, malalaman nila na required po silang mag-comply dito. At sa pag-apply pala ng business permit, masusure po natin na bago magkaroon ng lehitimong business permit ng isang establishmento, ay compliant na rin po sila. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Councilor Attorney J. Bison. Councilor Tol Sarkal. Your Honor, I submit to the recommendations and manifestation of the Councilor from the 5th District. Magandang suggestion din po yun para rin po mas streamline din po natin yung ating sistema para po sa implementing nitong ordinansang po ito. Thank you. Councilor Elmer Parra. Maraming salamat po sa ating presiding officer. Ako rin po ay nagpapayag ng pagsuporta po sa ating pag-iisip sa kalikasan at napakagandang ordinansa po para sa makakatulong po ito sa ating pollution at various local government units o yung mga LGU po have fast ordinances and started implementing plastic regulations since 2011. Official figures of National Solid Waste Management Commission noong 2019 siguro po mga 30% po ng all cities and municipalities in our country have some form of policy to regulate the use of plastics.
particularly plastic bags. However, the effectiveness of these initiatives is not yet assessed. Kaya yung National Solid Waste Management Commission po, eh talaga naman pong na-entertain na yung ganitong kaisipan para sa po pangangalaga ng ating kalikasan. At yung use po ng mga plastic, eh talagang inevitable naman po talaga in our country. Makapagbukas pa po tayo ng panibagong ekonomiya dahil yung mga abaka, yung mga ang tawag doon, lumulutang sa ilog, water lily, na environmental wise po, eh talagang makakatulong po at makakreate pa po tayo ng mga tulong para sa mga materials na pwedeng gamitin. At napaka national pa ang dating dahil yung abaka po, gawa sa abaka yung mga gagamitin na po natin. Malaking bagay po sa kaisipan na mapabuti ang kalikasan at magkaroon pa ng panibagong pagbubukas po ng pinto ng hanap buhay sa ating nasyonal. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Elmer Parr. Councilor Caloica Sineda is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, meron lamang po akong munting katanungan sa pangunahing mayakda tungkol po dito sa ating pinag-uusapan draft ordinance. Gusto ko lamang malaman dahil medyo na nalilito ko Tayo po ba ay gumagawa ng panibagong ordinansa o nag-aamenda tayo ng another ordinance? Kasi gusto kong ipaalala po sa ating kapulungan na nakasad po sa ating internal rules of procedure na hindi tayo pwedeng gumawa o mag-approve ng resolution o ordinansa na mayroon dalawang title o titulo. Kaya ang tanong ko po, ito po ba ay different isang ordinansa na dalawang ordinansa sa nakapaloob sa isang ordinansa na ating tinatalakay? Councilor Tol Sarcal. Your Honor, hindi po ito completely na bagong ordinansa. Ito po ay ordinance rin na ina-update po natin yung Ordinance 8282 by regulating po yung mga ibang mga provisions din po niya and updating ibang mga terms and definitions of the previous ordinance. Your Honor. Majority Floor Leader. Your Honor, ako na po sasagot nung napakagandang katanungan ni Honorable Caloica Castañeda. Actually, my point po siya dahil napaka confusing nung title nung ordinance. Dapat po ang title niyan is diretso na po an ordinance amending ordinance 8282. Dumiretso na po tayo dun sa pinaka-crux nung substance ng ordinance. Kasi confusing po siya pag binasa niyo po yung title, parang dalawa po yung subject matter. Although the intent is only to amend the ordinance, to update it and to include additional terms and conditions and definitions, ang dating po ay parang dalawa po yung topic. Kaya I suggest, tama po si Consel Caloica Castañeda, dumiretso po to tayo dun sa title na an ordinance amending ordinance 8282. I submit po, Your Honor, we can adjust po the title as stated rin po by the City Council. Councilor Caloica Castañeda. Your Honor, yun, katulad po na nabanggit ni Consel Jong Isip, ganun po ang aking pananaw na ito pong ating pinag-uusapan ay dalawang ordinansa na labag po sa ating internal rules of procedure. Kaya kung maaari, maamendahan natin yung title. Thank you. Majority Floor Leader. Councilor Boisip. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Your Honor, una sa lahat na ako'y nagpapahayag ng aking pagsuporta po dito sa ordinansang ito. Nais ko lamang po sanang hilingin sa ating kapulungan o lalo-lalo na sa ating punong may akda na magkaroon ho sana ng timetable para ho doon sa paggawa ng implementing rules and regulations. Kasi ho, sa ating pagtalakay kanina, nabanggit yung Ordinance 8282 na isang napakagandang ordinansa rin. Subalit, sa ating experience sa siyudad ng Maynila, tila parang hindi naman ho
nabigyan ng mahigpit na pag-i-implement yung ordinansa. Sa pagkakataong ito po na meron tayong update with the same purpose po na ang siyudad ng Maynila ay maging environmental friendly sa pamamagitan ho ng aspetong pagbabawal sa paggamit ng plastic, eh sana ho ma-update ang City Council patungkol po doon sa nagawang implementing rules and regulation at kung kailan po plano ito ma-implement. Sana ho sa panahon natin ngayong 12 City Council, eh makita ho natin na yung mga ordinansa natin, lalo-lalo na po na itong ordinansang itong napakaganda, eh ma-implement po mismo sa siyudad ng Maynila at nung implementing agency ay makita natin na talaga hong sumusunod sila kung ano po yung naisulat natin na ordinansa. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat, Councilor Boisip. Councilor Attorney J.B. Eason. Sundan ko lang po yung sinabi po ni Consihal Boy Isip para lang din po sa kaalaman po ng aking mga kasamahan. Kasalukuyan pong may investigasyon po ang Committee on Oversight regarding po sa mga ordinansa, mga resolusyon na hindi pa po nagagawa ng IRR. Sa totoo lang po, sumulat na po ang inyong lingkod sa opisina po ng lahat po ng konsihal na hinihingi po ng impormasyon kung ano po yung mga ordinansa na naipasa po nila dati na hindi pa po nagagawa ng implementing rules and regulations. Nang sa ganun po, eh, maimbestigahan po ng inyong lingkod. So, tama po kayo, isa nga po yata itong yung inaamendahan po na ordinansa ng ordinansa po ni Consihal Torsar. Kaya isa po sa mga ordinansa na parang kulang po yata ang IRR o hindi pa po nagagawa. So, siguro po iti-take ko na rin po itong opportunity na to na hilingin po sa aking mga kasamahan na i-inform niyo po ang inyong lingkod, yung Committee po on Oversight, kung ano po yung mga ordinansa niyo po na hindi pa po na-implement nang sa ganun po ay ma-investigahan po ng Committee on Oversight at mausig po natin yung mga officers involved po na gawin na po yung IRR. Inform ko lang din po para alam din po ng ating presiding officer. Meron na rin naman pong mga nagsubmit po na ibang konsehal ng mga ordinansa nila. Naalala ko po, isa po dyan si Konsehal Lou Veloso po. Sana po yung iba po natin mga kasamahan po, yung mga nakikita nyo pong mga importante at mahalagang ordinansa po na kailangan gawan ng IRR, paki-inform po ang Committee on Oversight at para po mapagpatuloy po natin ang ating investigasyon dito. Yun lang po, salamat po. Maraming salamat, Councilor Attorney J. Wilson. Your Honor, Councilor Elmer Par. Mr. Presiding Officer at sa ating punong mayakda, nais ko lang din pong i-suggest pa to leave vagueness and instill the institutionalization of provision of plastics. Maybe it is better if we incorporate the draft ordinance number 8476 or an ordinance banning the use of any type of plastic bag every Wednesday in proposed ordinance. Para po magkaroon po tayo ng talagang oversight, yung mga insights and inputs po natin sa napakahalagang ordinansang ito na makakatulong po talaga sa ating kalikasan at magandang environmental friendly po talaga. Maraming salamat. Councilor Tolsorgan. Maraming salamat po, Your Honor. We will take into consideration po yung manifestation din ni Councilor Elmer Parr. Ngunit yung sinasuggest rin po niya na current ordinance is still in the process of discussion din po talaga. So before po natin incorporate po yung every Wednesday na plastic ban ordinance, ay we will tackle po muna the definitions inside the current ordinance bago po natin ipag-usapan din po yun. Pero with yung query po ni Councilor Boy Isip, ay i-consider rin po natin doon and nagpapasalamat din po ako sa ating representative from the Committee on Oversight ay na-mention din niya po yung current ongoing process din po. Ngunit yung plano po sana doon sa question ni Councilor Isip ay hopefully within this administration during the 12th City Council po, mabigyan po natin ng maipa-implement po natin ng maayos with the help rin po of the DPS. Sila po ay magigagawin po nating mas strict po at tututukan po natin yung kanilang implementation po dito para rin naman po hindi naaaksaya yung ating mga laway at boses po dito sa City Council sa pagdedebate at pagpagawa ng mga batas dito po sa ating session hall. Thank you. Councilor Lubiloso. Thank you, Your Honor.
Kanina po, binabalikan ko yung mga unang panahon dahil inabot ko po yung 60s, 50s actually, inabot ko yan. Na nung panahon na yun, bayong, dyaryo, ang pambalot sa isda, walang problema sa plastic. Namamalengke ka na, dala-dala mo, bayong, basket. Pero sa pagdaan ng panahon, ito na tayo, gumagamit na tayo ng plastic. Dahil sa ordinansa na ito ay hindi lamang malls ang papasukin natin, kundi pati na ang ating mga public markets ay papasukin natin kung sila ay gumagamit ng plastic para sa kanilang mga paninda. At ito po ay malakihang kampanya. So siguro po ay kakailanganin natin ang talagang tedious campaign para ilathala na ang paggamit ng plastic ay pagbabawal at makakasira ito sa kalikasan. Talaga pong siguro seryosong kampanya ang gagawin natin dahil papasukin din natin hindi lang mga malls, hindi lang malalaking establishment, kundi ultimong public markets natin ay papasukin din natin para ipaalam sa kanila ang paggamit ng plastic. But again, iniisip-isip ko po, nababalik tayo doon sa panahon na ang ginagamit natin ay mga natural o biodegradable na mga materials. Siguro po ay panahon na rin para bumalik tayo sa tunay na kaugaliang na namana natin sa ating matatanda na hindi makakasira sa future generations po. Siguro po ay ako po ay nakikisa rito at siguro po kung kailangan gamitin natin ang bawat isa sa pagkampanya na ito ay ako po ay willing to campaign po. Maraming salamat po. Thank you, Councilor Lubiloso. Councilor Dr. J. Benaventura. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Ako po'y 100% na sumusuporta sa ordinansang ito. Pero may katanungan lang po ako kay Councilor Tol. Kasama ba rito yung mga taong plastic? Diba? Councilor Tol. Oo. Baka mapuno ang truck ng DPS. Dahil po ay pinag-uusapan po natin, maraming salamat po sana sa suggestion po na yun. Kung pwede lang po sana at nasa batas po talaga natin ng national, huhulihin rin po sana natin ang mga taong plastic dito po. Ang mga single use at mga plastic po ang mga ugali. Papahuli rin po natin. Pero as of now po, mukhang hindi po natin yung mai-implement dahil against the law po yun. Pero maraming salamat po sa inyong suggestion. Sana po one day, mahuli rin po at matanggalan natin ang mga taong plastic sa buhay po natin. Thank you. Meron pa po bang nais magtanong? Councilor Bobby Lim is recognized. Ako, Diyos ko, Panginoon. Uupo muna. Isang taon yan. Maraming salamat. Yung Honor, may kundi na akong katanungan. No? Tama, pinagbabawal natin ang plastic. Tama, sinasabing masama sa environment ang plastic. Ang tanong lang ho, ano ho ang substitute ng plastic na gagamitin natin? Councilor Tol Sarkal. Your Honor, within recent years din naman po, mula po sa ginawa rin naman po itong ordinansang ito, napakadami na po naging mga alternatibo na pwede pong gamitin at more sustainable, which is yung correct term po na gagamitin po pagdating po dito sa ordinansang ito, which is materials that are more sustainable. Na-mention nga po ni Councilor Par po kanina, meron na po tayo mga plastic bags made of abaca, meron na rin po tayo yung mga kasaba rin po. Mga items po na mas mabilis po which are more biodegradable at mas mabilis po sila mag disintegrate or hindi po siya
kasing tagal tulad po yung mga polyesterin plastics na ginagamit po natin sa mga groceries at mga iba't iba pang mga establishments. Para rin naman po, kapag nag-disintegrate na rin po siya, nagiging less na rin po yung waste na naipoproduce niya kasi naturally lang po siya nawawala na. And yung use naman po niya or yung single use niya is already has already been fulfilled. So yun po yung iba't ibang mga, meron pa pong mga listahan po at madami pa pong mga iba't ibang klaseng mga materials na pwede rin pong gamitin. And at the same time din naman po, we have other alternatives pa rin naman po pagdating sa mga shopping bags, may mga eco bags rin naman po tayo. Pagdating po sa mga grocery, may mga cardboard boxes pa rin naman po tayo na pwedeng gamitin para ibit-bit yung mga madami nating binibiling mga groceries. Pagdating naman po sa mga palengke, meron nga po tayo yung mga kasava na plastic bags po na within the span of 3 to 4 days after its use will naturally be gone na rin po, which can be an alternative po para sa mga isda, karne, etc., etc. So yun po, ang options po natin is limited po dun sa imagination na pwede po natin maibigay po sa taong bayad po natin. Kaya yung pagbaban po natin ng mga single-use plastics po will be a big benefit dahil hindi na po siya magtatambak-tambak po sa mga landfill natin. Councilor Babilim. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, kasi tinitignan ko, no? Tama naman magbawal ng plastic. Ang kaso, nakahanda ba ang Pilipinas na tanggalin ang plastic at ipalit, yung katulad ng sinasabi nilang gagamit ng papel, pambalot ng isda, gagamit ng abaka. Ang problema ho natin, basahin natin, noong way back 1970s, 1980s, 1960s, ang Pilipinas ang isang pinakamalakas na mag-produce ng abaka sa buong mundo. E kaso, sa ngayon, may nababalitaan pa ba tayong gumagamit ng abaka or nagtatanim ng abaka? Pangalawa, ang gagamitin natin is papel. Nung araw, ang papel, matitibay. Eh, kaso yung papel ngayon, bulok na rin. Mahinang klaseng papel na rin na ginagamit natin. Isa pa, pag sinabi natin papel ang gagamitin, normally, ang pinanggagalingan ng papel is punong kahoy. Ayun. Bawal ang plastic, gagamit tayo ng papel o supot, panggagalingan, is kahoy, eh pinagbabawal na rin ho magputol ng kahoy sa buong mundo. So, ano pa ibang alternatibo natin na magagamit natin excluding papel, karton, everything? Wala na ako nakikitang abaka. Yung bayong, dati nung bata ako, puro bayong sa kalsada. Ngayon, halos wala ka na makikita ng bayong kahit sa probinsya, wala na gumagamit ng bayong. Kasi yung mga pinanggagalingan ng bayong is a buli. Eh, noong bata ako, puro buli ang kalsada. Yung maraming lugar ka makakita ng buli. Eh, ngayon, halos wala na ako makita ng buli. So, ano ho bang magandang alternatibo pa sa na magagamit natin? Councilor Elmer Par. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. At sa ating pong kagalang-galang mula po sa unang distrito ng Maynila kay Consul Babe Lim. Ako po ay lagi pong nagpupunta sa probinsya ng Quezon. Maaari po tayong magbukas ng ekonomiya tungkol po sa mga alternatibong usapin na ganito. Dahil pwede naman po natin gawin, napakarami po ng puno ng nyug doon. Yung bayong po, pwede pong gawa sa dahon po ng nyug. At siguro po, marami na rin po namang city na existing na po na gumagamit ng mga papel. And we can, pwede na po nating sundan at magkaroon lang po tayo ng akreditasyon sa mga siguro kumpanya na gagawa po ng mga papel para po talagang for compliance po sa ating mga nais bilang alternatibo po sa plastic. At yun po ay isa sa napakahalaga na ng kagandahan ng ordinansang ito dahil may isasara po tayo, may pagbabawal po tayo, pero may ibubukas naman po tayong oportunidad na hanap buhay at ekonomiya po na mai-offer natin sa hindi lamang po sa lungsod ng Maynila, kundi po sa ating mga karatig lungsod. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Elmer Par. Your Honor. Councilor Babilim.
Maraming salamat po. Your Honor, tama ho si Consul Par. Joel Par. Tama, maraming punong kahoy, maraming punong niyog sa Quezon. Ang problema, kung ikukumpara mo yung niyog nung 1980s versus niyog ngayon, halos 50% na ng niyog ng Pilipinas na ang nawawala at walang nagtatanim katulad ng construction ngayon. Lahat makikita mo sa construction na ginagamit is coco lumber na. Diba? Pinuputol na pinuputol, wala akong nagtatanim. Kaya nga kausap ko yung USEC ng coco, ano? Yung namamahala na coconut. May programa silang magtatanim ngayon ng po ng ano ng niyog. Ang problema, madalas ang tao ayaw na magtanim eh. Para hinihintay na lang nila ang bunga, hindi na sila tatanim bago. Pangalawa, nung araw ang tao natin is 40 million Filipinos lang tayo sa Pilipinas. Ngayon, we have 120 million Filipinos. Kung tinotal ban natin ang plastic, anong alternatibong gagamitin ng ibang tao? Yun ang pag-aaralan natin eh. Importante ba rito yung kung may alternatibo tayong gagamitin, nakahanda na ba ang mga pang-alternatibo? Katulad na dati, ang Bicol. Ang Bicol is puro abaka. Ngayon, wala ka na makita ang abaka sa Bicol. Cagayan, dati puro niyog. Ngayon, halos pinutol na lahat ng niyog. Itiaga Isabela, nung bata ako, puro niyog yan. Ngayon, wala ka na makita ng niyog. Ang nakikita mo, puro mais at palay na. Wala ka na makita ni isang punong niyog doon. So, tama, hindi ko kinokontra itong pagpigil ng paggamit ng plastic. Pero pag-aaralan din natin, ano ang alternatibo? Hindi ho yun, pasa tayo ng patasa ng batas na walang alternative na paraan at yung mga nagbebenta, lumalakas ang benta dahil dumadami ang tao, tapos wala sila magamit, eh, ano mangyayari sa atin? Yung mga tindahan naman natin na mag-iisip, ayaw na nila gumamit ng plastic dahil pinagbabawal natin, paano naman ang gagamitin nila na alternative, di ba? Katulad ng kahoy, karton, papel. Eh, Greenpeace nga, pinatitigil yung pagputol ng kahoy. So, saka kukuha ng materials ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Your Honor. Councilor Monya Pangko. Yes, Your Honor. Tungkol doon kay sinasabi ng Konsehal Bobby Lim, tungkol doon sa mga puno, na di ba ang papel galing din sa puno, ay ngayon po mga bagong technology ngayon may mga yung falcata tree kung tawagin nila. Ngayon pag pumunta kayo Mindanao o kung sa mga ibang probinsya, pag magtanim sila niyan, daan-daan hektarya o libo-libong hektarya. Yang punong 'yan kasing taas ng pine tree 'yan pag tinignan mo sa Baguio, pero 5 taon lang 'yon ganun kataas na. So, 'yan po ang ginagawang farming ngayon, falcata tree. At marami gumagawa ngayon yan dahil nagkaroon nga tayo ng batas na huwag gumamit ang plastic. Yan po, ginagawang chopsticks, ginagawang papel, ginagawang karton. At ngayon po, pinagkakakitahan na ng mga kababayan natin yan, lalo na po sa Mindanao, yung falcata tree. So sa tingin ko yung problema na sinasabi natin na pag gumamit kayo ng supot, ay lalong mababawasan ang puno natin. Pero sa ngayon, may farming na po pagdating sa mga ganitong mga bagong pamamaraan. Yun lang po. Maraming salamat. Councilor Boisip. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Sa ating kagalang-galang na Konsel Bobby Lim, napaka ganda rin naman po at tama po ang kanyang katanungan dahil kailangan din isalang-alang po yung kalalagayan po ng ating kakayahan, lalo na sa pag-produce ng mga alternatibong pwedeng ipalit po sa plastic bag at yung pagpuputol nga ho ng puno sapagkat paggagawa ka ng paper bag, eh, kailangan mo yung pinaka-main ingredient na nanggagaling mo sa mga puno natin. Kanina ho narinig ko kung handa na ho ba ang bansang Pilipinas sa ganitong point of view. Your Honor, nagawa na ho ito ng mga ibang syudad at patuloy na ginagawa nila. So sa makatuwid po ay sustainable po yung ordinansa at
meron hong mga alternatibong nagagamit yung syudad, gaya ho ng sa Makati. Pagka nag-grocery ka nga doon, kahit yung mga pinagbaklasan ng lalagyan ng karton ay ginagamit para pag bumili ka, yung items na binili mo ay ilalagay mo doon sa pinagbaklasan na karton ng mga produkto. At Your Honor, importante dito kasi maturuan natin ang ating mga mamamayan. Kapag ho wala kasi tayong batas na in-implement, ang feeling ho ng mga mamamayan, lahat po ay pwede. Nakakalimutan ho yung kaisipan patungkol sa environment, yung patungkol dun sa mga masamang epekto ng mga bagay-bagay. Pero kapag may ordinansa ho, nagbibigay importansya po ito at pinaalala ho sa mga mamamayan na dapat i-consider yung cause and effect kapag hindi tayo tumigil sa paggamit ng plastic. So mga mamamayan ngayon, dahil alam nila na may ordinansa na, maghahanap ngayon yan sa bahay nila. Ano ba yung luma akong bag na pwede kong gamitin na ito na lang gagamitin ko tuwing mamalengke ako? O kaya tuwing mag-grocery ako, itong nakuha kong free na matibay na bag, baka ito na lang ang lagi kong gamitin. Your Honor, yun po ay isang alternatibo rin na pwede nating ipalit sa paggamit ng mga plastic. Ang importante lang po, meron ng ordinansa na magsasabi sa mamamayan ng lungsod ng Maynila na kailangan i-adapt natin, kailangan mag-adjust po tayo at hindi na tayo gumamit ng plastic, halugugin natin ang bahay natin, hanapin natin yung mga bagay-bagay na pwede nating ipalit sa paggamit ng mga plastic, yung single-use na plastic. Yan lamang po, Your Honor. Maraming salamat. Councilor Irma Alfonso. Your Honor, thank you. Siguro po itong ordinansa na to talagang napapanahon na. Kung ito po ay may implement ng tama at agad-agad, napakaganda para sa ating syudad. Ang sa akin lang po, sana ilagay din dun sa exception, although we have another ordinance with that regard, isama yung mga plastic na ginagamit sa mga ospital. Kasi sa ospital ang dami, yung dextrose plastic, yung vinoset plastic, lahat noon ang daming ginagamit sa ospital. Sana masama sa exceptions, kahit na meron tayong bukod na ordinansa para doon, Your Honor. At ang isa pa siguro, awareness is the best thing. Kasi kahit nagawa tayo ng gawa ng ordinansa, kung ang taong bayan ay hindi alam, wala ring mangyayari. Kaya katulad nung ginawa natin noon, tapat ko, linis ko, nagagawa yon sa maraming barangay. Ito po sana, kapag naipasa ngayon, magkaroon tayo ng parang campaign para malaman ng taong bayan na dito sa Maynila, bawal na ang plastic. Like putting or sabihin sa mga bawat barangay to put just yung notisya na bawal ang plastic sa Maynila sa bawat bahay para everyday nare-remind ang taong bayan na bawal na ang plastic sa syudad natin, Your Honor. Yun lang po, part ng campaign period. Thank you, Your Honor. Maraming salamat, Councilor Irma Alfonso. Councilor Tol Sarkal. Thank you po, Your Honor. Duly noted din po dun sa minention din po ni Councilor Alfonso. Yung dun sa mga medical na mga plastics din po naman natin ay na i-regulate rin naman po ng ating mga ospital. I've spoken to the six directors din naman po of our six city hospitals and meron rin naman po silang sariling segregation facility para po dun sa mga medical supplies po na nagagamit po para dun sa mga plastics po nila. Which is then collected then by the DPS and then sila na po ang naglalagay dun sa materials recovery facility po. Pero yun po, nagpapasalamat din po ako sa kay Councilor Alfonso dun po sa suggestion niya and dun sa support po niya dito sa ordinansang po to. Thank you very much. Councilor Makilakson. Your Honor, inasmuch as I would like to support the ordinance, medyo hati po kasi yung puso ko rito. Not because hindi ko gusto yung ordinansa, but only because of the timing of the ordinance. What I'm trying to say is Manila ready? I mean, when I say Manila, we have to look at the demographics of Manila. Marami po sa taga-Maynila mahihirap. At
Well, one of the cheapest na nagagamit nila is plastic. In fact, even the DPS, pag tayo po nagtatapon ng basura, saan natin nilalagay? Siyempre sa plastic pa rin. So yung continuing gamit ng plastic, hindi naman po ito talaga mawawala. Now, if we're going to ban it, mga question ko, saan mo ilalagay yung basura? I mean, ang mga tao po sa Maynila mahihirap. They couldn't buy yung mga glasses sa bagoong. Sometimes they go to the market, bibili po sila sa palengke, takal ng bagoong, takal ng patis, whatever. Saan po nila ilalagay yon kung hindi plastic? Kasi, sabi ko nga po sa inyo, ang demographic ng Manila, mas marami pa rin pong mahirap. My only worry or concern is baka lumabas pabigat pa tong ordinansa sa mahirap. Yun lang naman po ang worry ko. Otherwise, I fully support the ordinance kasi this is a step in the right direction. So, my caution is baka naman pwede pag-isipan pa mabuti itong ordinansa. Let's place some yung mga programs na tsaka yung mga alternatives na cheap. Ang dami natin sasabing alternative eh. But is it cheap? Yung bang nilalaan nating alternative, kaya ba ng mga taong bayan? Yun lamang po ang inaano ko eh. Kasi at the end of the day, baka mamaya yung mga taong bayan nagagalit pa sa atin bakit pinasa natin ito, ordinance nito. That is all, Your Honor. Maraming salamat. Councilor Minyo de la Cruz. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Nais ko lamang din pong i-echo yung sentimiento ho ni Konsehal Maki Lacson. Dahil naalala ko po, Your Honor, ng committee hearing way back ng, with regards po sa pag-ban ng plastic, ang inyo pong lingkod ay nagsabi na hindi ho masama ang plastic per se. Hindi naman ho buhay ang plastic para mag-end up sa mga estero, sa mga kanal. Yung mga tao po na gumagamit, ang dapat po sigurong ma-educate sa tamang paggamit po. Sa totoo lang po, Your Honor, very informative itong usapin po na ito. Pero at the same time, as a legislator, medyo nakaka-frustrate din po, Your Honor, dahil talagang sa dami rin ho ng mga tinalakay rin ho natin na mga ordinansa ho before, it all boils down po sa disiplina ho talaga, sa kawalan na ho ng disiplina ng bawat mamamayan. With all due respect sa mga law-abiding citizens po natin, tila medyo mas lumalamang po ang mga wala na ho talagang pasubali sa mga batas, sa kalikasan, at sa kapaligiran. Natutuwa lang ho ako dito po sa ating pinag-uusapan dahil sa Section 8 po yung Information, Education, and Communication, upon approval of this ordinance, the city through the DPS and support of the Bureau of Permits, Market Administrative Office, Manila Barangay Bureau, Liga ng mga Barangay, Manila Public Information Office, Division of City Schools, Local School Board, Universities, and all public and private educational institutions shall conduct a massive information campaign in order to educate its residents about the benefits of using biodegradable and reusable materials such as cloth bags and also biodegradable plastic bags, as well as the proper use, recycling, and disposal of plastic bags. Gaya ho ng mga nabanggit din po nung iba pa po natin kasama, Your Honor, sana po talaga ma-educate po. And hindi lang ho one time, big time na education campaign or information campaign. Sana magkaroon ho tayo ng consistency. Gaya ho nung ginawa po natin nung June 15, nung Manila Citywide Cleanup Drive. Sana po wag lang ho to maging parang symbolic act. Kumbaga, sana tayo po bilang mga mamamayan po ng Maynila, sa lagi naman ho nating sinasabi na mahal ho natin ating lungsod, sana po sa bawat isa po sa atin, umpisahan po natin yung pagbabago. Yun lamang po, Your Honor. Salamat po. Thank you. Councilor Attorney J.P. Eason. Your Honor. Councilor Tol Sarkal. Siguro po to answer rin yung
latter question po ni Councilor Nino de la Cruz ay yes po, upon nga yung approval po nito, there will be a massive campaign po for the schools in the city of Manila as well as yung mga iba't ibang mga establishments po natin. And this is also really being done din naman po on a national level ng DNR. Tawag din po sa yung basura buster. Kumbaga, tinuturuan po nila yung mga estudyante kung paano po magtapon ng basura nila sa mga tamang lugar. Which I think has been a practice rin naman po in all schools, may it be private or public. Since nasa kinder pa lang po ako, inaaral na rin po natin yung pagtatapon sa biodegradable, non-biodegradable at iba't ibang mga receptacles or throwing in the proper receptacles. So this will just be a continuation lang din naman po. But rest assured po, kapag naipasa rin naman po to, ang inyong lingkod will be the one to really oversee rin po dun sa implementation na maging stricto rin po tayo and talagang palakasin pa po natin dun sa mga paaralan po natin yung kampanya po para dun sa pagbabawas at pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Thank you. Councilor Attorney J. Wilson. Your Honor, malino po sa inyong lingkod na siguro po may confusion po regarding po sa coverage itong ordinansa na to. Under po dun sa, I believe, Section 4 ba or Section 5 po ng ordinansa, ang pinagbabawal po natin ay secondary plastic packaging. Hindi po natin pinagbabawal ang primary plastic packaging. Magbibigay lang po ako ng isang illustrative example po para po malinaw po sa lahat ng dito. Tsaka din po sa mga nanonood para malaman po nila ano po ba yung ordinansang pinapasa natin. Ito po isang example po, chichirya. Plastic po ang nalagyan ng chichirya na ito. Ito po ay pwede. Bakit po pwede ang ganitong klaseng packaging? Kasi ito po yung primary packaging po. Ngayon po, pag binili ko na po itong chichirya, ang pinagbabawal po natin ay yung ilalagay pa sa hiwalay na plastic. Kasi ito na po yung secondary packaging. So para po maging malinaw po, yung sa mga binigay po na example kanina, hindi po siya applicable kasi hindi po natin ipinagbabawal yung primary packaging. So yung bilihin nyo po, pwede pa rin siyang nakalakip sa plastic. Ang pinagbabawal lang po natin ay yung pangalawang magiging lalagyan. Yung secondary packaging po, kailangan po biodegradable na or kailangan po papel. Kumbaga po, yung pinaka-binili natin, pwede pa rin pong nasa plastic yan. Ang bawal lang po ay yung ilalagay natin sa pangalawang supot dahil sayang lang po yung plastic sa supot na ito. Para po, so ulitin ko lang po, ito pong gantong klaseng ordinansa, hindi na po ito bago sa lungsod, sa Pilipinas. May mga lungsod na po na successful po nilang nai-implement ang gantong klaseng ordinansa dahil talaga naman po na meron na pong global movement to prohibit po secondary plastic packaging na single use lang. So inuulit ko lang din po ang aking pong pagsuporta po sa ordinansa na to. Tsaka bibigyan ko lang din po ng klarifikasyon, hindi po lahat ng plastic ipapagbawal. Meron po tayong tinatawag na mga OXO biodegradable plastic. Ano po yung ibig sabihin nun? Ito po yung mga plastic na, unlike po yung mga makalumang plastic, nagbabiodegrade. Ito pong hawak kong isa-isa po itong example lang, OXO biodegradable plastic. Yan po, nakalagay po dito sa baba, OXO biodegradable. Eventually po, nabubulok din po ang gantong klase plastic kasi ito po mga plastic na ito ay gawa po sa derivative ng corn. So eventually po, nagbabiodegrade. Yung mga ganito pong plastic, nag-agree naman po si Consultor Sarkal kanina, exempted din po sa coverage ng ordinansa na ito. So, ang mga ating mga business establishments, mag-a-adapt lang naman po sila. Ang hinihiling lang po natin sa kanila, mag-adapt po tayo sa current na times. Gumamit na po tayo ng mga biodegradable. So naniniwala po ako, hindi rin naman po ganun katindi po ang magiging adjustment period. Kasi po, readily available na po ang mga produkto na makakapag-comply po sa ordinansa na to. Isa po itong example, plastic po ito ng Pure Gold. This is an OXO biodegradable plastic po. So yung mga current po na gumagamit ng plastic, papalitan lang nila yung brand na ginagamit nila na compliant na po sa ordinansa. So naniniwala po ako, hindi naman po magiging masakit ang transition period kasi po may mga produkto na na-compliant po sa ating ordinansa ang sinasuggest po. Existing na po ito. Sa katunayan, ginagamit na nga po ng ibang mga big establishments kasi po may mga ibang city na nag-require sa kanila na ganito gamitin. So handa na po sila, papalitan lang nila yung stock nila o baka mamaya nga po hindi na sila kailangan mag-adjust dahil compliant na sila ngayon pa lang. So yun lang po, maraming salamat po. Councilor, Attorney J. Bison, hanggang kailan tatagal ang buhay niyan? Yung sinasabi mo,
Hanggang kailan tatagal? Ilang taon? Ilang taon yan na... Your Honor, to answer po, yung mga ganyang mga plastic po na hawak po ni Attorney J.B. Hison ngayon, mga ganyan ito po ay may lifespan of at least mga 10, 20 years po, so matagal-tagal pa rin po. But we have better alternatives, pero mag-aano rin po siya, magbabiodegrade din naman po siya. But we have other alternatives rin naman po na pwedeng mas mabilis ang lifespan din naman siya para rin naman po hindi na siya nagtatambak lang po and nagkakos ng mga barabara rin po sa ating mga sewage system. Kaya what we are aiming for po naman talaga is for yung mga business establishments po na kaya rin naman po magpalit po dito ay meron naman po tayong alternative po kasi na iba. And at the same time rin naman po siguro po for the sake na rin po of everyone, tingin ko po talaga handa na rin naman po talaga ang taong bayan para rin po mag-transition na rin po dito. Regardless po kung mayaman, middle class, mahirap po kayo, kaya nyo rin naman po gumawa ng paraan para rin naman po may... nung panahon na naman po, before plastics were even made, meron naman pong mga alternative na resources na rin naman ng panahon po na yon. Naging convenient na lang po masyado para po sa ating taong bahay na paggamit lang po ng mga single-use plastics kasi yun po yung magiging, yun po yung pinakamadali nilang makukuha. But given their proper guidance, given yung proper education, mabibigyan po natin sila ng other alternatives na hindi rin po makakasira sa ating kalikasan. So yun po, tingin ko po, ready-ready na rin naman po ang ating mga taong bayan. Ready-ready na po ang lungsod ng Maynila. Kung nagagawa po sa mga ibang bansa, bakit hindi po natin magagawa po sa lungsod ng Maynila? Thank you. Councilor Awisia. Maraming salamat, Your Honor. Your Honor, medyo maganda po yung pagkakapaliwanag ni Konsyala Hison. At dapat talaga ipaliwanag sa taong bayan po yung may primary at secondary plastic na sinasabi. Kasi po dito sa council, medyo nakalituan din po kung di pinakita ni Attorney Hison yung sample, eh medyo magulo po talaga na akala po natin lahat ipagbabawal na. Kaya po, yung primary na sinasabi nila, pwede po yun. Kaya po sa request ni Dr. J, malamang hindi po ubra kasi yung mga plastic na tao, primary po yun, hindi pwede ilagay sa secondary. Yun na po, sumusuporta po ako dyan. Maraming salamat, Your Honor. Maraming salamat, Councilor Doc Lovichua. Thank you, Your Honor. Ako lang po, tumatayo lang din po dito sa harapan. Dahil sa mga narinig ko pong lahat ng mga debate-debate at pinag-uusapan, mas agreeable po ako doon sa sinabi ni Honorable Ninyo de la Cruz. I think it's a matter of discipline kasi for so long time, meron na tayo, diba, yung segregation ng mga waste. Diba, yung mga recyclables, kung saan natin ilalagay. I think ang what we need really is a strong implementation lang nito. Kasi bakit sa ibang bansa, they're using plastic naman, wala silang problema. I think kaya tayo nagkakaproblema lang sa plastic kasi we know for a fact, for a long period of time, pag nakakita tayo ng basura, puro plastic nakikita natin. And they said, these plastic materials are the one blocking yung natural flow ng mga basura. Nakikita sa estero, kung saan-saan. Kasi nga, yung mga tao, walang disiplina, tapo lang dito, tapon-tapo. Whatever it is, I think the best thing is discipline. May punto lahat, may punto si yung ating principal author. But I think the bottom line is discipline lang ang kailangan natin para maging, kasi ang pinaka, I think the main objective of this ordinance is yung cleanliness eh. Then parang naisaisip natin to plastic na ito yung mga bungabara kung saan-saan. Kaya we are trying, kasi pagkabili natin, whatever, tapon tayo dito, tapon doon, tapon. Hindi lang na-anek. Pero if we implement yung talagang proper segregation of waste natin, I think that's the best for this problem. Yun lang po, Your Honor. Maraming salamat. Thank you. Councilor Lubiloso. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Siguro po ang tanong, handa na ba tayo? Game ka na ba?
hindi yung handa na tayo, kundi inihahanda natin ang future generation. Ang mundo ang sisira ang tao. Marami nang naimbento hanggang sa nuclear bomb na inihahanda para sirain ang kalikasan, ang mundo. So, ito yung kagandahan ng local government. Sa pag-iisa-isa ng local government sa bayan, ay nasasala ng national ang mga magagandang iniyahain ng local na gobyerno. Ang lokal ng Maynila ay naghanda na noon pa patungkol dito sa plastic na ito. Kaya lang medyo naantala dahil hindi masyadong binigyan ng tuon kung kaya't naunahan tayo ng ibang mga syudad. So, kung hindi natin pag-uusapan ngayon, kailan? At katulad ng inihain ng ating majority floor leader nung araw, ay ngayon pinag-uusapan natin 2023 at naungasan na tayo ng ibang bayan, ng ibang local government. So I guess, ang tanong ay hindi yung handa na ba tayo, kundi inihahanda natin ang ating future generation sa pagsira ng kalikasan at sa pagpaayos ng ating ng bansa natin sa pangangalaga ng mga bagay na makakasira sa humanity. So yun lang naman po siguro ang dapat nating pagtuunan. At siyempre pinaliliwanag naman po sa atin ang kalagahan din ng plastic. May halaga din siya. Pero kailangan din natin pagtuunan din ang mas delikadong magagawa nito para sa mga tao at sa kalikasan. Ilamang po ginang tagapangulo. Thank you. Councilor Rod Laksamana. Salamat po, Your Honor. Sa akin naman po, bilang konsehal din, nung pinasap po kasi yung ordinansa na 8282, ipapahayag ko lang po sa inyo na wala naman akong objection sa pagpasauli ng amendments. Lamang po, itatanong ko lang po sa may punong akda, noon po bang ginawa, kasi isa po ako sa nag-aproba. Palagi ko po, Your Honor, miski po si presiding officer during that time is present nung pinasayan. Nung pinasa po ang 8282 na total banning of plastic use sa Maynila, ay ano po ba ang nangyari? Bakit po hindi na-implement strictly? Hindi, nakagawa po ba tayo ng IRR dyan, Your Honor? At ngayon nga po ay ina-amend natin. Iyon po yung unang katanungan ko, Your Honor. Councilor Tol Sarkal? Doon po sa original pagpasa po nung 8282 ay nagawa rin po yung initial na IRR po. Pero dito po kasi sa pagpapasa po natin ng pag-amenda po nung ordinance din po, ay mas magbibigyan, may additional na mga details din po dun sa IRR and sa original na ordinance na idinagdag din po. As mentioned nga din po yung coverage, pati yung mga ibang definition din naman po nung terms natin para po mas maging klaro pa yung IRR na ipinasa para po ma-implement dun sa implementation of the ordinance. So, yung certain na points po na dinagdag, like I mentioned po earlier nga, dun sa dinagdag po sa Section 5, 6, 7, and 8, may mga additional na mga sentences din po dyan na nailagay din po para po mas klaro rin. Councilor Rod? So, ang ibig sabihin po, Your Honor, ay talagang dinadagdagan lang po natin yung implementing rules and regulations natin. Salamat po sa pagtugon, Consel Sarkal. Meron po kasi dito sa Section 12, hindi ko po matandaan na kasi kung nasama po ito doon sa ordinansa na 8282. Medyo delicate po kasi yung dating ng Section 12, yung Prohibited Act. Basahin ko na lamang po, yung letter A po kasi, selling, providing, and using single-use plastic packaging materials to customers as food packaging. Napailiwanag po naman ng kanina po ni Consel J.B. Hison yan at naliwanagan naman po natin.
Yung letter B po, selling, providing, and using single-use plastic to customers as packaging materials on the dry goods. Kasama po yan sa pagpapaliwanag ni Consel J.B. Hison. Letter C po, I'm sorry po. Selling, providing, and using plastic soft drink straw and coffee stirrer which are declared as non-environmentally accepted products. Yung nga po yung NIP. Ito po, sa totoo ay na-implement po natin sa Maynila ito. Wala naman po tayong problema dito. Ito po yung medyo, hindi ko natatandaan kung nasa 82-82. Yung letter D po, no food establishment, food stalls, caterer and dash slash or special events promoter in the City of Manila may sell, rent, or otherwise provide any single-use plastic products. This specifically includes, but it's not limited to, cups, plates, serving trays, bowls, straws, stirrers, and other products intended primary for food service use. Ito po ba ay kasama sa IRR kapag sinama natin? Ang ibig po sabihin nito is we have to take all of this product out of our store shelves para po hindi na po maibenta sa mga Manilenyo. Kasi po, hanggang ngayon po, umaasa pa po tayo kapag may mga party po tayo, lahat naman po ng mga disposables, dinibigay po natin sa tindahan at saka sa groceries. Meron pa pong letter E, promoters and participants of special events in the City of Manila are prohibited from providing prepared food and beverages in any disposable food services where made of single-use plastic products. Ang hindi ko lamang po mawari doon, normally po kasi tayo, nag-cater tayo dito sa atin, sa totoo naman po, nandun po sila sa styro o sa isang ibang medyo matibay na plastic. Kasama po ba yun sa prohibited acts, Your Honor? Tapos last na lang po ito. Tapos nakalagay po doon sa huli, all establishments caught in violations of this ordinance shall be issued environmental violations receipt. Yun nga po yung pena natin doon sa ano. Yun nga lang po ang gusto kong maliwanagan. Ito po ba ay tatanggalin na po natin sa market totally, Your Honor, kung isasama sa IRR? Salamat po. Consel Tol Sarkal. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, to start with yung latter question, hindi po natin tatanggalin naman po sa stores talaga, sa mga grocery at mga tindahan yung mga products po na yan because that is in violation rin naman po of yung law din naman na pagbaban po talaga from selling po kasi that's part of the economy rin naman po. Ito po, pagdating po dun sa letter D and letter E, ito po ay because we're talking about mga events din, mga ibang mga tindahan, tulad po let's say, Starbucks, di ba? So, may mga nag-o-order naman po ng Starbucks sa lungsod ng Maynila. Meron pong mga option na rin naman po ang Starbucks to have yan. Ganyan po, mga paper na receptacles. Yung mga cups po na gagamitin, meron na rin po mga alternative rin sila na mga papel, na paper cups din naman po, na which does the job ba rin naman po? May it be iced o may it be hot din naman po. And at the same time, doon sa letter E, sa mga promoters and participants, sabihin po natin sa example ng isang fun run or may event, nagtatakbuhan po yung mga tao. Imbis na mga plastic cups po ang pinamimigay po natin sa mga runners, paper cups po yung binibigay natin kasi that is easier to clean. At the same time, mas biodegradable po siya. Hindi po siya tatagal doon po sa mga baso-basurahan po natin. So yun po yung mga definition lang din naman po natin na ilalagay po doon sa IRR. Mga examples lang po. Tama po yun tinukoy ni Consel Tol Sarkal. Sa totoo naman po, yung ating mga tindahan at saka mga malls, nag-ano po yan eh. Talaga po nagko-comply sila. Starbucks po, papel po yan. Ibang mga tindahan natin, talaga namang hindi gumagamit na ng mga plastic. Ang tinutukoy ko nga po kasi yung pagbibenta. Kasi pag po tayo may okasyon, talaga naman pong wala tayong alternatibo para wala ng hugasan. Mga plastic po yung binibili natin doon sa tindahan. Yun po yung nakalagay po kasi dito na prohibited, nasa prohibited acts. Kaya po tinatanong ko po.
yung tao po kasi na consumer, yung bibili mismo ng product na plastic. Paano po ba ang gagawin natin? Tatanggalin na po ba natin yung plastic cups, isang straws? May nagtitinda pa rin po kasi ng straw sa supermarket, Your Honor. Councilor Tolsarcal. Your Honor, 1 minute recess lang. 1 minute recess declared by the chair. Dito para magpa-check up ng mata at yung magpaano nito si Vice Mayor Yul Servo, salamat sa inyo at talagang pinakakaisa nyo itong lugar ng Manila. Maraming maraming salamat. Kami po ay kumabahan sa magandang umaga po sa inyo lahat. The best talaga sila. San team, nagkakaisa sila lahat. Morning po sa District 4. Para kay Vice Mayor, maraming salamat sa medical mission na ginawa mo dito sa aming lugar. Sa mga konsyal, salamat po. Sa mga tulong na ibinigay mo sa mga District 4, maraming maraming salamat po. Sa tulong ng bawat isa na nangangailangan, sa pagpapagamot, number one po yun, salamat po. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Thank you.
salamat kay Vice Yulserbo Nieto sa ginawa niyang medical mission sa lahat ng mahihirap. Malaking tulong po ito. Hindi po kami, wala po kami kayanan na magbili-bili ng mga gamot. Salamat! Pagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Punong Barangay Ariel Drilon Sierda ng Barangay 303, Zone 29, District 3. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Vice Mayor Kuya Yulserbo Nieto dahil sa kanyang pagtugon sa aming pangangailangan dito sa pamahalaang barangay ng Barangay 303. Bilang Punong Barangay, siyempre, higit sa lahat, dapat tayo ay may opisina. Narito po ang aking pamahalaan, nakatanggap ng biyaya mula sa kanyang opisina. Panahon na siya ay kanya pang nakaupo. Bilang congressman, narito po ngayon ang ating pamahalaang barangay. At meron na tayong bagong barangay hall dahil sa kanyang masigasig na proyekto. In behalf of Barangay 303, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa kanyang magagandang simulain at programa at gawain. Maraming salamat po. Ikwentuhan ngayon, building na. Pero ito talaga tinatrabaho namin ni Chairman Jericky, Chairman Ariel Sierda, na maging president. Kasi tayo sa Maynila, wala naman tayong mga lupa para sa barangay. Kaya sa pakikiusap namin tatlo, kay boses ko, magbigyan kami ng pagkakataon na makapagtayo ng ganitong programa. Kaya congratulations, Chairman Jericky at Chairman Ariel. Maraming salamat sa mga pagkakataon na binigay niyo sa akin para ako ay makapagtrabaho ng magiging infrastructure sa ating lungsod sa 2 District. At naman po tayo palagi. Basta stay safe, stay healthy, stay happy. Maraming salamat.
pumunta rito para magpa-check up ng mata. At yung nagpaano nito, si Vice Mayor Yul Servo, salamat sa inyo at talagang pinakakaisa nyo itong lugar ng Manila. Maraming maraming salamat. Hindi po ay kumabang sa magandang umagap na sa inyo lahat. The best talaga sila. San team, nagkakaisa sila lahat. Morning po sa District 4. Para kay Vice Mayor, maraming salamat sa medical mission na ginawa mo dito sa aming lugar. Sa mga konsyal, salamat po. Sa mga tulong na ibinigay mo sa mga District 4, maraming maraming salamat po. Sa tulong ng bawat isa na nangangailangan, sa pagpapagamot, number one po yun, salamat po. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Yul Servo Nieto sa ginawa niyang medical mission sa lahat ng mahihirap. Malaking tulong po ito. Hindi po kami, wala po kami kakayanan na magbili-bili ng mga gamot. Salamat!
Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. Overflowing blessing po lahat. Lahat ng taong ginamit ni Lord. Para po makakabangon kami sa trahedya na nangyari sa amin. Sa dami po ng tumulong talaga. Masaya-masaya po ang barangay po rin. Sa inyo lahat, maraming salamat po sa umisina ng Vice Mayor na ngayon ay siya po ang tumatangkilig sa amin ngayon sa pagdurog. Sana po malampasan namin lahat ang nangyari sa amin. Sa awa at tulong ni God, alam namin na makakayala namin na marami-rami. Salamat lang sa mga tumulong sa amin. Mga kilala, mga kaibigan, lahat ng nagpaabot ng tulong. Maraming-maraming salamat po sa mga staff po ni Vice Mayor. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lubos na lubos po ay masasawala hanggang masasalamat po sa mga tumulong sa amin. Salamat mula sa aming barangay, sa mga nasunugan, sa opisina po ng ating vice-alcalde na Vice Mayor Yulser po, sa mga itinulong niya sa aking mga kaparangay. Maraming salamat po. Session resume. Your Honor, may I seek recognition of the principal author, Honorable Timothy Oliver I. Sarkal. Your Honor, upon the consultation with every single one of our councilors here in the 12th City Council, meron pong mga nag-agree, meron pong mga may mga reservations din po, and at the same time, this is a very sensitive and very actually, this will actually be a landmark na ordinance po in legislation po for the City of Manila, wherein ang dami pong sentimiento na we will make drastic changes and significant changes dito po sa ating lungsod. Kaya po, kung mamarapatin po ng ating majority floor leader, before we tackle any further po itong topic po na ito, I suggest na lang po, ibalik na lang po natin sa aking committee, sa Committee on Environment, and to defer the motion. Although, isiset po natin on the date ang July 27, 2023, which is Thursday next week, and lahat po ng concern po dito sa topic po na ito must be present para rin po mailahad po natin yung ating dialogue with the DPS and all those who are concerned dito po sa ordinansang to, para po ma-debate po natin ng maayos, and hopefully mabigyan po natin ng perfect or almost perfect na batas po sa lungsod ng Maynila itong plastic-free na single-use plastic-free na ordinance. Kaya with the manifestation po siguro ng majority floor leader, yun po ang magiging decision ko po. Maraming salamat, Councilor Tol Sarkal, sa iyong inaay na ordinansang pag-amenda sa 8282. Nakaramihan din po ng author sa 8282 ay narito pa rin po sa 12 City Council. At sana, request ko sa July 27, lahat po ng tumayo at lahat ng may mga tanong o sumuporta ay umaten kayo sa committee hearing na gaganapin ng committee ni Tol Sarkal. At napapanood naman na yung ganitong ordinansa para sa environment. At lahat ng narinig ko kanina, lahat napaka-importanteng talakayin lahat. Sorry po, Your Honor. July 27 at 1 PM po. So after po nung session po natin, magla-lunch break lang po tayo and then rock on na po. Yan na po natin. Sakto pala. Ang ganda ng schedule mo. Actually, if I may add lang din po kasi, ito pong buwan po ng July ay plastic-free month po sa buong mundo.
Kaya yun po yung sineselebrate din po natin. So kasama na rin po siguro dun yung sinuggest ni Dr. J po. Plastic free na rin natin yung mga plastic po na tao dito sa lungsod ng Maynila. Pero yun po, hopefully po, I will echo lang din po yung mga concern po dito. We will be tackling individuals from all sectors of the city of Manila. Kaya po, we will invite na rin po siguro yung media dito sa dialogue po na ito. And hopefully dun po sa araw po na yun, magkaroon na po tayo ng, mai-resolve po natin completely ito pong ordinance na ito para pagdating po sa next na session po natin na mailalahad po siya, magkaroon na po tayo ng approval in our city council. Thank you. Majority floor leader. Yes, Your Honor, before I move to refer back this draft ordinance to the committee level, again, Your Honor, I would like to urge the principal author to further amend draft ordinance 8552, specifically section 4, to cover not only retail and business establishments, but also individuals. Kasi po, Your Honor, presently, under this draft ordinance, ang punishable lang po, or persons covered under Section 4 ay retail and business establishments. Ang implication po niyan, ang individuals pwede pa rin po gumamit ng non-biodegradable materials at plastic bag. So yung mga plastic straw, plastic cutlery, plastic spoons, forks, cups, na kakacheck ko lang po sa internet, nakalagay po dun sa WWF website. Ang sabi ng WWF, Consel Tol? Worldwide Fund. Worldwide Fund. Yung mga nabanggit ko po yun, yung mga plastic cutlery, cups, straws, ayun po ang number one polluter sa buong mundo na nagkukos po ng pollution sa ating mga dagat at tubig. So kung hindi po yan sinama dito, legal pa rin po na tayo po ay gumamit ng mga nasabing mga plastic na mga bagay na yon. Kaya I suggest during the committee hearing, pag-usapan rin po nila na isama po yung prohibition on individuals to use non-biodegradable materials for straws, cutlery, etc. So that we can fully cover implement the spirit and intent of the draft ordinance. So with that, Your Honor, I move that we refer back to the Committee on Environment Draft Ordinance number 8552. There is a motion by the Majority Floor Leader to refer back to the Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation, Ordinance number 8552. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, before we go to item number 7, we will first proceed with an important resolution since our esteemed guests have been waiting for us for the past 3 hours. So with that, I move that we suspend the rules. There is a motion to suspend the rules. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. I have a resolution recognizing legit status dance crew for continuously representing the Philippines in hip-hop dance and commending their achievements towards the promotion of the arts in the country. Principally authored by Honorable Timothy Oliver I. Sarkal, I move, Your Honor, that we tackle on the floor said draft resolution. There is a motion by the Majority Floor Leader to tackle the said draft resolution on the floor. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May seek recognition for Honorable Timothy Oliver Sarkal. Councilor Tol Sarkal is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Mukhang multifaceted po ang mga pinapasa ko po ng mga batas mula sa environment hanggang sa arts po, meron po tayo. Pero gusto ko lang din po i-welcome din po ang bisita po natin sa araw na ito, which is legit status. Ang legit status po ay in-establish po nung taong 2009 pa po. At sila po ay isa sa mga naunang mga representative ng Pilipinas sa World Hip Hop Dance Championships na almost every year po ay nire-representa nila ang Pilipinas sa hip hop dance, and at the same time they have already won numerous na mga competitions locally and internationally, and sila po ay very dedicated din po dun sa craft po nila. Nandito po ang kanilang
founding na coach po, si Coach Vicente Miguel Rivera na nandyan po ngayon. Ang mga members po nila ay nagsaspan from different areas din po, pero madami rin po ng mga representative po nila ay taga lungsod ng Maynila. And siguro maisingit ko na lang din po ang past life ng inyong lingkod po. Si Consel Tol Zarcal ay dati pong member din dito. Ay kasama rin po ako sa nung panahon na nanalo rin po kami ng isang medal sa Phoenix, Arizona back in 2017. Pero since then pa rin po, tuloy-tuloy po ang kanilang mga achievements. And this year po, 2023, ay lilipad po ulit sila one more time. Hopefully, maipanalo rin po nila ulit at mabigyan na recognition not only ang City of Manila, pati na rin po ang buong Pilipinas, dahil ang Pilipino po ay hindi lang po magagaling sa basketball. Napakagaling po sa larangan ng pagsasayaw din naman po. So, makikita nyo rin po sila hopefully sa news, and very proud po ang achievement po na nagawa po nila para sa ating mga community. Mula po sa iba't ibang sectors of life, meron pong mga representative sila sa kanilang dance crew, and ngayon po it is an honor rin po na may recognize po natin sila for all the wonderful achievements they have done for the arts community, for the dance community, and of course for the Filipino people. Thank you. Congratulations sa mga parangal na dinadala niyo sa ating bansa. Galing nga, kasama ka pala dyan, Consel Tol Zarcal. Nung araw po, nung kaya pa po ng tuhod ko. Sa tingin ko naman, kayang-kaya pa rin ang tuhod mo ngayon. Mr. Majority Floor Leader. Without your honor, I move that we dispense with the period of discussion, debate, and amendment. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of discussion and debate and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move your honor that we approve resolution recognizing legit status dance crew for continuously representing the Philippines in hip-hop dance and commending their achievements towards the promotion of the arts in the country. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve a resolution recognizing legit status dance crew for continuously representing the Philippines in hip-hop dance and commending their achievements toward the promotion of the arts in the country, subject to style. Is there any second to the motion? Seconded by Consel Jesus Taga Pajardo Jr., Consel Nino de la Cruz, Consel Irma Alfonso Uson, Consel Ian Bansay Nieva, Consel Marjun Isidro Jr., Consel Dr. J. Benaventura, Consel Avisia, Consel Bobby Lim, Consel Rod Laksamana, Consel Maki Lakson, Consel Terence Alibarbar, Consel Miley Achenza, Consel JTB Villanueva, Consel Doc Louis Chua, Consel Attorney Lady Quintos, Consel Boy Isip, Consel Philip Lacuna, Consel Monyo Pango, Consel Chari Ortega, Consel Attorney J.B. Eason, Consel Bobby Espiritu, Consel Fog Abante, Consel Elmer Park, Consel Caloy Castañeda, Consel Lou Biloso. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Congratulations. Your Honor. Go ahead. Maraming salamat po, Your Honor, sa suporta, and I'd just like to manifest lang din po na all those na ang buong 12 City Council po, along with our regular presiding officer, be made as co-principal authors of the resolution po. Mr. Secretary, please take note of the manifestation made by the sponsor. Thank you, Councilor Tol Zarcal. 1 minute recess declared by the chair. Baka pwede po tayo magpa-picture sa ating mga, sa ating bisitang legit status dance crew. Vice Chairman ni Uno Lim. Coach,
Pero kasi ni ng Bernie, lahat doon ng babae baka daw pwede sa lunch. May ibang babae. Tapos ano, yung vice chair ng ano, international. Hi, sir. Hi. Hello po. Hello po. Sa lahat ng tumulong sa amin. Overflowing blessing po lahat. Lahat ng taong ginamit ni Lord.
Your Honor, we announce item number 7. Item number 7 is for second and final reading. The Committee on Cooperatives, NGOs, and POs have rendered their committee report. I move that we adopt the committee report of the Committee on Cooperatives, NGOs, and POs. There is a motion by the majority floor leader to adopt the committee report. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I seek recognition of Honorable Ricardo Boy Isip Jr. Consular Ricardo Boy Isip Jr. is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Tawag Pangulo, at sa ating punong mayorya, ang ating butihing Consial Ernesto Jong Isip, at sa aking mga kasamaan sa 12 City Council. Your Honor, ngayong araw na po ito ay kapiling po natin ang Christian Workers Movement Multipurpose Cooperative. Pinamumunuan po ito ng ating doktora Rosalina Artan, ang kanilang chairperson, kasama po natin kanina doon sa photo ops po natin, together with Ma'am Nelia Madrid, ang ating vice chair, at si Ma'am Alice Placio na chair audit committee, at ang kanilang Susana Competente, ang ating acting manager, and Arlene Tolentino, chief accountant ng Christian Workers Movement Multipurpose Cooperative. Your Honor, ito pong kooperatiba na ito ay nagsimula pa way back 1963 na spearheaded at pinangunahan po ng Vice Mayor Herminihildo Astorga noong panahon na yon, na kung saan dati binubuo lang sila ng ilang empleyado po ng siyudad ng Maynila. Sila po ang kanilang mga membro ay yung mga regular employees po ng local government po natin, ng City Hall po. Yun ang kinikater po ng kanilang kooperatiba. At through the years, sila rin po ay nakapagpa-accredit sa ating Cooperative Development Authority, yung pinaka-latest po na yan, noong taong 2012, March 22. Pero noong 1960s pa, meron na rin silang accreditation na galing po sa Cooperative Office nung time na yon. Pero ngayon po kasi CDA na. So, nag-re-application po sila para ho formal yung pagpapa-accredit ng kanilang kooperatiba. Your Honor, sila rin po ay nag-seek sa ating mahal na mayor na ma-update po yung authority na sila po ay magkaroon ng kanilang business po o yung cooperative function po sa atin dito sa siyudad ng Maynila, kasi po yung dating authority nila doon pa ho sa, kung di po ako nagkakamali, panahon ni Mayor Atienza po ata yung last na authority na ibigay sa kanila, pero continuous po silang nagpa-function as cooperative. Last 11 council, sinabi po ito ng ating majority floor leader na kailangan nilang i-renew yung authority na manggagaling po sa punong lungsod. Kaya sila po ay nag-seek sa ating mahal na mayor, dumaan po sa City Legal, nagbigay din ho ng opinion ng City Legal at sulat na they're not objecting. At maging ang City Treasurer's Office natin na nagpahayag din po ng letter of no objection, dahil po kapag nag-loan po ang empleyado natin, ito po ay automatic na nade-detect po sa kanilang mga sahod. Kaya ho kailangan may mga authorization na ibinibigay yung mga offices natin, lalo na sa City Treasurer's Office po natin. Ganun din ho ang ating Secretary to the Mayor ay nagpahayag din po suporta po dito sa napaka-meritus na function po ng cooperative. At ngayon po, nais ko lang basahin din po sa inyo na sila po ay binigyan na rin po ng authority ng ating mahal na mayor, pirmado po ng ating mahal na mayor noong February 2023. Ayan po.
Tuloy-tuloy din po ang kanilang pagtulong. Nakita ko dito sa mga litrato, ito pong dokumentong ito, lahat na binigay nila sa akin ay magiging parte po ng dokumento ng City Council natin. Makikita nyo po dito, kahit yung, lalo ng mga panahon na pandemya, yung mga kagamitan pang ospital, yung mga wheelchair, mga pang blood pressure, yung mga nebulizer, yan po ay dinodonate nila out of their, siguro masabi na nating income noong kooperatiba doon sa dinonate po nila sa atin sa siyudad ng Maynila. At patuloy po ang kanilang paggawa ng mga mabubuti, lalo na para sa mga empleyado natin. Actually, maririnig nyo naman sa mga testimonya ng mga empleyado natin na marami dyan po nakapagpatapos ng mga pag-aaral sa mga universidad, na alam naman natin ang malaking nakikinabang yung hindi yung mga matataas ang posisyon, kundi yung mga nasa mid-level positions hanggang sa mga rank and file po, na kapag meron silang naloloanan na hindi malaki ang tubo at mahaba ang panahon na makapagbayad, ay malaking tulong po sa pamilya nila ito. At isa po yan sa pinaka naging papel po ng Christian Workers Movement Multipurpose Cooperative. Natanong din po ng lingkod kung bakit pinangalan sa Christian Workers. Nagsimula po pala ito dahil sa parang nung panahon na yun, parang mga Bible study or mga Christian gathering na kung saan napag-isip nila na magtayo ng isang kooperatiba. Kaya ipinangalan nila yon. Out of yung Christ-centered, yun po talaga yun, yung Christian Workers. Tinanong natin, paano naman ho yung mga hindi Kristiyano, gaya ho ng mga kapatid nating Muslim, na empleyado rin po ng siyudad ng Maynila, open po yun. At sa katunayan, meron ho silang mga members din po na non-Christian, or maaring sila po ay Muslim or Buddhist o anuman pong kanilang paniniwala or religion, open po ang Christian Workers Movement Multipurpose Cooperative. With that, Your Honor, with all the documents na hinihingi po ng ating committee ay kanila rin naman pong nasubmit, hilingin ko po sana sa mga kasama nating konsehal ngayong araw na ito na maaprobahan po ang resolusyon na ito. Kaakibat po nito ay ma-accredit po ang Christian Workers Movement Multipurpose Cooperative, Your Honor. Yan lamang po. Maraming salamat. Majority floor leader. With that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion, debate, and amendments. There is a motion by the majority floor leader to dispense the period of discussion and debate and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move, Your Honor, that we approve draft resolution number 7415. There is a motion by the majority floor leader to approve a resolution granting the accreditation of the Christian Workers Movement Multipurpose Cooperative, CWMMC, with address at room 244 City Hall, Manila, Villegas Street, Manila, Ermita, Manila, as cooperative in the City of Manila. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Taga, Pardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Irma Alfonso, Consiel Ian Benzaineba, Consiel Bobby Lim, Consiel Marjorie Isidro, Consiel Maki Lacson, Consiel Terence Alibarbar, Consiel Miley Achenza, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Doc Louis Chua, Consiel JTB Villanueva, Consiel Science Reyes, Consiel Monyo Panco, Consiel Avisia, Consiel Attorney J.B. Son, Consiel Chari Ortega, Consiel Bobby Espiritu, Consiel Fog Abante, Consiel Elmer Par, Consiel Caloy Castañeda, Consiel Lou Biloso. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Congratulations, Councilor Boyisi. Go ahead. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. At in behalf of the Christian Workers Movement Multipurpose Cooperative, kami po ay nagpapasalamat sa ating Ginoong Tagapangulo, Vice Mayor Honorable John Marvin Yulcerbo Nieto, sa ating punong mayorya, Majority Floor Leader, Councilor Ernesto Jong Isip, at sa 12 City Council, lalo-lalo na ho sa mga present at this point in time,
at nag-second demotion pa, Your Honor, na pagsuporta dito sa approval ng resolution. At hilingin ko po sana, kung hindi naman ho kalabisan sa ating mga kasamahang konsehal, na sila po ay mapabilang po bilang principal author po ng resolution na ito together with our regular presiding officer and majority floor leader. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mr. Secretary, please take note of the manifestation made by the sponsor. Thank you. Congrats. Majority floor leader. Your Honor, item number 8. Item number 8 is draft ordinance number 8476. I move, Your Honor, that we refer back to the Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation for further committee hearing, item number 8. There is a motion by the majority floor leader to refer back item number 8, draft ordinance number 8476 to the Committee on Environmental Protection and Ecological Preservation. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, the last is a resolution giving warmest congratulations to Curtis G. Sabino and Kaizen J.C. Onsiako for winning gold, silver, and bronze medals in the 2023 International Mathematical Olympiad and International Science Olympiad held in Hong Kong, Thailand, and Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area. Principally authored by Honorable Ruben F. Buenaventura and Honorable Nino de la Cruz. I move, Your Honor, that we tackle on the floor said draft resolution. There is a motion by the majority floor leader to tackle the said draft resolution, authored by Honorable Ruben F. Buenaventura and Honorable Nino de la Cruz. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I seek recognition for Honorable Ruben, Dr. J. Buenaventura. Kinikilala ng apag ang kagalang-galang Dr. Honorable Ruben F. Buenaventura. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo, at maraming salamat po, Majority Floor Leader Majong Isip. Ito po ay simpleng pagpupugay lamang sa dalawang batang Manilenyo mula sa District 1 at sa District 2 na parehong nag-aaral sa Francisco Benitez Elementary School na nagbigay ng honor sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng pagkapanalo sa si Kurt John Sabino at si Kaizen J. Onsiako na nag-uwi ng gold medal sa Hong Kong International Science Olympiad, gayon din sa Thailand International Mathematical Olympiad, at gayon din sa Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area Mathematical Olympiad. Sila pong dalawang batang Madilenyong ito ay salutatorian at valedictorian ng Francisco Benitez Elementary School. Kaya hinihimo ko ang aking mga kasamahan sa 12 City Council kasamang ating regular presiding officer na suportahan ang resolusyong ito na nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa dalawang kabataang nag-uwi na naman ng karangalan para sa ating minamahal na lungsod ng Maynila. Maraming salamat po. Your Honor, and just to add to what Honorable Dr. J. Buenaventura has said, Your Honor, I would like to emphasize that Kurt Jazz Sabino from 2nd District Tondo and Kaizen J.C. Onsiako from the 1st District Tondo, they are both grade 6 students at Francisco Benitez Elementary Public School, who graduated with highest honors as valedictorian and salutatorian respectively. So, Your Honor, I would just like to point out that regardless of whether the school is public or private, because most of the time the private school is perceived to be more advantageous for students, and usually the students from the private school are the ones winning the awards, such as the awards that have been given to these students. Both these students came from Francisco Benitez Elementary School. So congratulations also to Francisco Benitez Elementary School, to their principal and their teachers. Galing, nakaka-proud naman itong mga batang ito. Talagang nagdadala ng karangalan para sa ating syudad at para sa ating bansa. At ang galing ng eskwela ng Francisco Benitez Elementary School. Congratulations.
At siyempre, congratulations din sa ating miyakda, Dr. J. Beneventura. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. With that, Your Honor, I move that we dispense. With the period of discussion, debate, and amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of discussion and debate and amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ginoong Tagapangulo, gusto ko lang pong i-manifest na ang mga konsehal mula sa 1st at saka 2nd District ay maging co-principal authors ng nasabing resolution dahil ang dalawang batang pong ito ay parehong galing sa District 1 at sa District 2. Maraming salamat po. And I thank you. Thank you. Mr. Secretary, please take note of the manifestation made by the sponsor. Majority Floor Leader. Your Honor, we have one last resolution from Honorable Councilor Terence Alibarbar. Your Honor, 1 minute recess. 1 minute recess, take there by the chair. Congratulations to Kurt Chas G. Sabino and Kaisen J.C. Onsiako for winning gold, silver, and bronze medals in the 2022 International Mathematical Olympiad and International Science Olympiad held in Hong Kong, Thailand, and Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve a resolution giving warmest congratulations to Kurt Chas G. Sabino and Kaisen J.C. Onsiako for winning gold, silver, and bronze medals in the 2023 International Mathematical Olympiad and International Science Olympiad held in Hong Kong, Thailand, and Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapardo Jr., Consiel Irma Alfonso, Consiel Ian Bansay Nieba, Consiel Bobby Lim, Consiel Marjorie Isidro, Consiel Awisia, Councilor Rod Laksamana, Maki Lacson, Councilor Maile Chensa, Councilor Terence Alibarbar, Councilor Science Reyes, Councilor JTB Villanueva, Councilor Doc Louis Chua, Consiel Attorney Lady Quintos, Consiel Laris Borromeo, Consiel Boy Isip, Consiel Monyo Pango, Consiel Chari Ortega, Consiel Bobby Espiritu, Consiel Attorney J.B. Eason, Consiel Fogabante, Consiel Elmer Park, Consiel Caloy Castañeda, Consiel Lubiloso. Is there any objection?
Hearing none, the motion is approved. Your Honor, we have no more items to discuss. I move that we leave the suspension of the rules. There is a motion by the majority floor leader to leave the suspension of the rules. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move to adjourn. There is a motion to adjourn. Is there any objection? Hearing none, the motion is session is adjourned. Mga kasama, mga kapatid, selfie tayo. Picture tayo.